Marami nagtataka doon sa nakapos na dilaw na bulaklak kung ano yun. Pero hindi nila alam, yan ay isang kalinghaga. Ang totoo niyan, ang inahabol ko yung espiritu ni Rizal. Dahil ito, mahirap paniwalaan. Nung si Rizal mabaril sa luneta, binalot siya ng kumot na makapal, tsaka dinala sa sementeryo. Pero nung iladlad nila, ang tumambad doon ay yung puting manok na tumilaok ng 3 beses. Pagkatapos, lumingon sa patungong Cavite. Pagkalingon niya doon, lumipad doon. Diyan nag-umpisa ang pag-aaway-away ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Kaya iyan ang naging, iyan ang minisyon ko. Sa aking paglakad-lakad, una pumunta ako sa Liwasang Bonifacio. Pagdating sa Liwasang Bonifacio, inutusan ako sa Cavite, hanapin ko yung simbahan. At natagpuan ko yan doon sa Bacoor. Yung simbahan na yon, kung tawagin nila simbahan lang, talagang tawag nila doon. Doon ko nakita yung bulaklak na dilaw. Pinakuha sa akin. At bago ako pumasok, may nakita akong nakakorona. Mababa lang siya. Nakakorona siya. Alam niya, kinukuha ko yung bulaklak na dilaw. Lumabas siya. Pero hindi yung para magsimba ko. May linagay ako doon. May pinulot din ako doon. At yun, ang dinala ko naman sa Manila Cemetery. Kaya, yung dilaw na bulaklak na yan ay simbolo ng kwanyan, biyaya na. Aantayin ko na lang. Kaya ang mga nasa ibang bansa ay maaaring mag-uwian na. Kaya ito yung ipinedback sa akin ng isang tao doon na nagbabalita sa akin. Babasahin ko. Tay, yung kaibigan ko ay tumawag sa akin. Ang sabi niya, yung mga Amerikano daw ay pinagsisira na yung mga building doon na itinayo nila. Ang sabi niya, wala ng ekonomiya ang Saudi. Lumalaganap na ang wala ng pagpasok ng investor po dito. Ang mga building daw, mga hotel, ay wala ng re-renta. Ang sabi ng mga kaibigan ko, ang prime minister daw ng Saudi next year, ang mga pensioner na umaasa bomba ng Saudi ay wala ng trabaho. Tatanggalin na lahat. O bakit pinagsisira na yung mga building ng mga Amerikano? Kaya dyan ko sinasabi, wala akong tiwala sa mga Amerikano. Gusto ka lang nila habang mapapakinabangan ka. Ito po ang sabi niya, tay, na nasa Maynila, na OFW papunta ng Middle East. Pinauwi na ng agency, tay, sa probinsya. Wala na daw makakapasok na Pinay sa Middle East. Ang nagbalita sa kanya ay kaibigan niya mismo na agency, pinauwi na sa probinsya. Ngayon, grabe ba ang pang-aabuso ng quiet sa mga katulong nila, tay? Ang sabi pa ng isang babae na Pinay, iba na daw ang tingin ng amo niya sa kanyang trabaho, pinagtatrabahuan. Walang pahingan, nagmamakaawa siya sa mga embassy na kunin siya. Ang sabi daw ng amo, bibiyaking ko ang ulo mo, walang makakatulong sa iyo. Kung magagawa sa TikTok lang makita, tumaas ang training sa quiet pagdating sa katulong. Nakakatawa sila, tay. Kawawa baka umuwing bangkay kaso na panood din, wala din magawa sila, tay, napakalupit nila.
simula ng pinatay ang OFW na binuntis, na pinahihingi ni Tulpo ng apology, ang quiet government, mainit ang ulo nila sa mga Pinoy. Grabe talaga. I-verify mo yung agency na yan. Kasi di ko alam kung totoo yan. Wala pa akong pagtanungan na kakilala mismo. Ang sabi ko sa kanya, totoo yan, Day. Ang sabi niya, alangan naman daw magsinungaling ang kaibigan niya. Na ibig sabihin, Tay, magsisiuwi na lahat. Itong taon na ito, talagang mangyayari. Yung kwento na pinagsisira ng Amerikano, ginawang building ay totoo yan sa Jeddah. Oh, sa Jeddah, nakita nyo. Tay, nabalita pala doon ang buong Saudi. Grabe ang mga Amerikano. Basta wala silang pakikinabangan sa isang bansa, ang mga bagay na itinayo nila, sisirain, walang iiwanan. Alam ng kaibigan kong pinagkwentuhan tungkol sa gold. Alam nila na di kay Marcos ang mga yan. Mahirap daw ang may-ari. Pero di nila alam. Ang sikretong sinabi ko ay bigla sila nagkwento sa akin na ang Vatican ay kamag-anak. Na sa Vatican, kamag-anak niya ang madre. Ang sabi sa buong Zamboanga region, ang mga madre, kailangan daw pumunta sa Vatican. Noong time daw na nagkakainan sila, may isang kwarto na di binuksan. Sa curious nila, sa isang tao, nagdala ng pagkain, sinundan nila at nakita nila yung batang lalaki na may edad 12 anyos. Mahaba ang sungay, inaalaga ng Papa sa Roma. Bawal daw lumabas ang bata. Pag nakawala, mahirap daw ibalik sa lungga. Totoo yan eh, Tay. Pero yung kwa na yun, talinghaga yun. Spiritual, pero talinghaga. Kasi may kwan, yung sungay, apat yan. Pero may dalawang sungay. Yung isa, mas maliit. Yung kaliwa, yung kanang, mas malaki. Ano yung mas malaki? Di yung ginawang salita sa Biblia. Yung sampo, ginawa na lang dalawa. Sampung kautosan, ginawa na lang dalawa. Oh, sinong gumawa? Di Jesus. Siya kaya yun. Na nagsakatawan tao. Kasi hindi ninyo naintindihan eh. Yung aklat ni Juan, may dalawang katauhan yan. Diyan nyo makikita doon sa Gawa 8:27 hanggang 32. Sino ngayon yung bulaklak? Yung bulaklak na yan ay inilarawang kay Candace, Reyna Candace. Na ang humahawak sa kanya, ang humahawak ng kanyang kayamanan ay isang bating. Enot, kung tawagin sa English. Kaya ang biyaya parating na. Kaya mag-uuwian na ito. Pero anong ginawa ng putang ilang tarantadong tulpo na ito? Oh. Bakit siya ang hihingi ng apology doon sa gobyerno ng Kuwait? Sino ba siya? Oh. Kung talagang ikaw journalist, alam mo kung saan ka lulugar. Hindi porke senador ka, lalampasan mo ang trabaho ng Secretary of Foreign Affairs. Dapat yung Foreign Affairs, yung sekretarya na tatanga-tanga, ang dapat magsalita dyan. Putang ito yung mga tulpo na ito, kala mo kung sino malilinis, magagaling. O, kayo mong tulpo, naalala mo ba yung kay Juan? Yung kay Olivares? Kaya pinatay yun? Kasama mo si Batigas. O, yung 63 million, ilabas nyo. Yan ang sinasabi ko. Kung talagang journalist ka, alam mo ang kung saan ka lulugar. Pero ikaw, nagyayabang ka. Kaya lumalapit lang sa iyo ang tao. Dahil dito, ang justisya sa Pilipinas ay double standard.
Pero kung matino ang hustisya dito, hindi lalapit sa iyo yan. Pagtanto kang pumapil, akala mo kung sino? Anong nangyayari ngayon? O, di kawawa sila lahat doon sa kahit. Hindi mo nalalaman kung anong epekto yung pinagsasabi mo. Akala mo kung gago na ito, akala mo kung sino ito? Nakakaawa ngayon yung mga pandoon. O, mga katulong doon, iba na ang paningin nila. Kaya nga, putang ina ka, hindi mo alam kung anong sinasabi mo eh. Gusto mo, maging sikat ka lang. Magbabalak ang presidente, gago, wala nang eleksyon. Sabihin ko sa iyo ang totoo, yung paglilaw ng bulaklak ngayon. Dahil lalabas na ang kwan. Maski na yung pinagmamalaki mo Marcos. Giba na yan, maski na yan, Duterte na yan, magigiba na yan. Di mo alam kung sumulat sa ICC. Obligado silang gawin yan. Sabihin ninyo, itong tarantadong inrili nito, papahuli daw, sino kagago? O, natatakot ka dahil kasabwat ka rin. Pagdating sa mga investigasyon, kasabwat ka, yung pagnanakaw mo. O, kaya ka lang yumaman dahil dyan sa kukulebi. Pinakinabangan ninyo yung pag-aari ng mga, what? Magyunyog? Aba, nagago kayo. Kaya yung mga kumpanya dito na malalaki, ay kwan yan, pag-aari pa rin ng sambayanan yan. Dahil yan, pinagnanakaw ninyo. Tapos gusto ninyo, federalismo, kanya-kanyang nakawan kayo. Hinahati na ninyo, parang kalamay. Putang na Rubin Padilla ito, wala naman alam yan eh. Bubu yan eh. Ang pananalita niya, puro scripted. Sabihin ko sa inyo, totoo. Gago yan. Kaya, artista nga eh. O, di binabasa niya yung script. Ah, ganito palang sasabihin ko. Ganito, ganito. Yan ang may tinuturo sa iyo, gago. Tanga, bobo. Kala mo kung sino kang magaling. Yung humatol sa iyo eh, kamag-anak ko eh. O, may sinagasaan ka. O, kaya, kung pilala mo yung Rosete, yun, kamag-anak ko pa rin yun, na humatol sa'yo. Kaya ka lang naman nakalaya dahil kinuha ni Revilla eh. Yung Ramon Revilla, ayun lang naman ang nagawang batas yun eh. Mapalaya ka eh. Bakit ka palalayain? Sintensyado ka na. Kaya ang putang na yan, kaya dito, double standard, sinasabi ko. Pag mahirap ka, patay gutom ka, kaya ka nilang patayin. Kaya yung ginawa ngayon ni Kwan, nung tulpo na yun, baka ba sabi nga niya, baka bangkay na kami magsiuwi dito. Tangina to, hindi niya alam ang sinasabi niya. Tarantado ka. Senador ka lang eh. Kala mo kung sino ka na. Kaya nga sabi ko, kung talagang journalist ka, alam mo ang limitasyon mo. Kung talagang senador ka, alam mo ang limitasyon mo. Huwag kang magyabang, tarantado ka. Sira ulo ka. Ginagawa ninyo sa kababayan nyo, gusto ninyo mamatay lahat. Pinakikinabangan ninyo, ilabas ninyo yung pera ng mga OFW, yung hinulog nilang kontribusyon na pinagnanakaw ninyo. Tanginan nyo, kakatakutan ko ba kayo? Yun yung sa akin lang, yung nagkukuhan sa akin na ad friends, kinukuhan ko, talagang pinipigilan na nila. Hindi nila alam ang galaw ko, sinasabi ko na lang. Mahuhuli ko ang galaw nila. Mabubulaga lang kayo, or tinuyong kwan eh. Mahirap na magsalita. Kaya, kawawa ang bayan. Kawawa ang mahirap.
Tulad niyan. Ilan ang dinala ni Marcos doon sa kong? 150. Una, 70. Yung mga palakpak audience, tiga palakpak. Sasabihin mo, mga tigaroon ang pumapalakpak. Mga kababayan natin nandoon. Ngayon, dinala sa Japan, 150 ang tiga palakpak. Asan yung mga ginastos ninyo yan? Ito pa ang isa. Yung Metrobank. Pag pinakialaman mo yan at wala akong ma-withdraw, tandaan mo yan, kulong kayo. Lahat ng mga empleyado dyan na pumayag dyan. 15 billion ang linabas dyan ni Abusit. Abutis. May nagsabi sa akin. Kaya, mag-ingat kayo sa akin. Ikaw, Abutis. Ano ka ba, Abusit? Sinamantala mo yung kwan noon, walang kuryente. Namili ka ng maraming generator. Kwan lang naman yung gawa-gawa lang naman yun eh. Pinagkapirahan ninyo yan. Kumari, walang kwan ng power noon. Marami na nagbo-boom na dito. Pero sinong gumawa upang mag-alisan din ang mga kwan dito? Ang mga investor dito nung panahon ni Kore. Hindi ba kayo hunasan? Ikaw inrili, putang ina mo. Hindi ba? Putang eh. Alam mo yung hunason sa salitang sursugon, magnanakaw. Mga bata kayo ng Amerikano. Kumwari lang yung mga kwan na yan na lumabang ka kay Marcos. Mga palabas ninyo. Dahil noon marami ng galit kay Marcos. Kaya kwan na. Kailangan umiksit siya. Kaya putang ina sa matandang hukluban na ito eh. Yung mga kwan dyan sa Samar. Anong ginawa nyo? Pinagpuputol mo lahat ng kahoy dyan? Gago ka, in really. Tarantado ka. Kaya yun. Gumuguho. Gumuguhan sa kalsada. Yung lupa. Na, gagawin ninyong kababayan nyo, patay gutom. Tang ina mo. Pagkatapos ang sabi mo, wag ninyo naman pakialaman. Nakikusap ka, huwag mo nang pakialaman ang negosyo niya. Paari ba hindi pakialaman yan? Kung saan nang galing yan? Puro kahirapan na lang ang inaabot ng bayan natin sa mga ginagawa nyo. Wala kayong awa. Kaya ngayon, nasa shadow government na tayo. Ayaw ilantad ng media yan. Na yung tunay na anak ni Marcos ang nagsasalita doon, hindi yung kwan. Palibasa sa Japan, apo ni Marcos yun, imperong ng Japan. Kung ang pangalan ng nanay niya, si Michiko. Puro kahirapan ang dinadanas natin ngayon. Sabihin ko sa inyong totoo. Kaya yan ang inanap ko. Hindi ko akalain matagpuan ko yan. Yung bulaklak na yan. Kaya yan ang simbolo ni Candace. Kaya ang sabi ko, mahirap ipaliwanag, talinghaga yan. Ang hinahanap nung bating, yung inots na sinasabi nila, tagapamahala ng mga kayamanan ni Candace, ang hinahanap niya yung katotohanan. Dahil dyan, dalawang katao ang nasawa aklat ni Juan. Isa si Daniel, isa si Jesus. Kaya nga Juan eh. Juan. Makikita mo doon sa aklat ni Ruth. Dahil hindi niya kilala, ang tawag sa mga, "Uy, Juan." Hindi ba yung Juan eh, kasintunod din ng Juan kung dahil walang letter G. Na G na ganun sa Tagalog, wikang Pilipino.
Kaya dapat palitan mo ng letter K. O, kuan. Ang kuan, kasing tunog ng kuan din. O. Dinagdag mo yung W. Ano ba yung W? O. Yeah, nakabatay din doon sa aklat ng kuan. Doon sa bulk number ng UBS, sabihin ko sa inyo ang totoo, yung RW. O. A, dagdaga mo ng A, A, araw. Yan ang katotohanan. Ngayon, kung M, hindi, mumuo yun. At nakikita mo din yan sa aklat ng 14:26 yata yun. Multo, sabi kay Jesus. O sa bata, multo. Mm. Sa bata, mumu. Mm. At yan, nakabatay din doon sa kwan ng Sator, Aripo, Tinet, Opera Reutas. Ngayon, ang tatanggalin yan, yung science, political science, at saka yung medicine. Kaya nga dalawang kwan yun eh, dalawang maliit na ahas na nakatingin sa kopa. Yan ang simbolo ng medisina. At yung kwan naman, yung letter R, yun ang religion. Dahil yan, wala lahat sa katotohanan. Ninanakawan nila ang Diyos. O, yung sa gitna ng S at saka kwan, ato. Ano ba ato? Di bata. Anong kahulugan ng ato? Bata. Ngayon, kung bata, ay walang alam. O. Yan, sinasabi ko sa inyo, simpleng-simple lang yung mga yan. Pero walang pang-unawa ang mga religion dahil hindi nila alam ang susi ng karunungan. Yan din makikita mo sa aklat ni Lucas 11:52. At ang tanda niyan nasa Galicia 6:11. At ang patutuo nandoon sa ang sabi doon, kung gaano kalalaking titik ang sinulat ko sa aking sariling kamay. Oh, pero kamay lang 'yon. Sino kaninong kamay 'yon? Wala nakakaalam dyan. Ako, alam ko yan kung sino yun. Kaya yung dalawang saksi, hindi rin ninyo kilala. Kaya, magsitigil na kayo. Kayong mga kwan, mga religion, wala kayong silbi. Magsitigil na kayong mga politiko dahil wala kayong silbi, puro kayong magnanakaw. Kaya, mahirap itong ganitong pangyayari. Kaya nga, kung hindi natin lalabanan yung mga kasinungalingan ng mga media, ng mga troll, o, eh, di ba inabin ni Marcos na marami siyang troll? O, ano ngayon na pala ng mga troll? O, pinakain kayo na yung insimado. Kasi umarsa yung mukha eh. Ni Marcos eh. Kaya pandisal, kaya insimada yun. Sabi ko nga, na may amag na eh. Nung magsalita, yung farewell, si Marcos nung paalis siya, bakit nagkamali siya? Hindi niya binanggit si Lisa. Oh. Kasi hindi naman niya asawa yun eh. Kaya yan sabi ko nga, hindi napapansin ng media o maaring alam nila. Pero sila, natapalan ng pera. Ganun. Oh. Kaya lang, barya. Oh. Kaya pag ginanong mo yun, oh, ano yan? Ocho. Oh. Kaya kailangan mong dadalisayin na. Kaya nga sabi ko, magsasabay ang rapture. Ang rapture, yung simbolo ng dilaw na rosas. Ngayon, yung tribulation, sino nga hatulan? Di kayo, mga magnanakaw. Hindi ninyo alam. Mamalaki kayo, akala nyo kung sino kayo. Marami pang bagay na hindi pa ninyo alam. Hindi ko muna babanggitin.
Marami pa. Sinasabi ko na lang sa inyo. Dapat ninyong malaman yung pagkasawala yan. Kailangan malaman ninyo lahat ang mga katotohanan. Kaya nga, binababoy nila eh. Oh. Ni, yung mga tumatawag sa akin, hindi ako makasagot dahil naka-block yun eh. At oras na inuupan ko yon, naka-connecta na sa kanila yung kaya ayaw kong sagot, hindi, maski na gusto kong sagutin, hindi ko kukuhan. Hindi na ako gumagawa ng paraan. Kaya huwag na kayong tumawag. Dahil nakakuha na yan, nakakonekta sa kanila yan. Baka kayo habulin. Pero subukan nila. Sabi ko na lang. Kasi nandito na. Nandito na yung nakasunod sa akin eh. Alam, may nakakaalam na nandito na siya. Yung babae lang na kumukuan doon sa Cagayan. Alam nila eh. Nandito na siya. Yung espiritu ng katotohanan na sinasabi nila, pinag-iingat din sila. Kaya huwag na kayong tumawag sa akin. Yan ang sinasabi ko. Di bali mag-message kayo sa akin, okay lang yon. Pero yung tatawag, huwag na huwag. Lahat yung gumagawa, unti-unti na nasisira yung mga kagamitan nila. Kaya nga, ang nangyayari, yung kaya nun sabi ko, ang mga pulis dito, security guard ng Unstoppable General. Kaya nga sabay-sabay nilang kinuhan yung mga general. Mga inutil na general. Yung inutil, pinalitan din ng inutil. Ngayon, anong army ngayon? Di bodyguard niya? Ay, mahirap magtiwala sa China at saka sa Amerika. Dahil ang China, ibang sinasabi, ibang ginagawa. Ang Amerika naman, pag hindi ka pakikinabangan, sisirain nila lahat ang pwede mong pakinabangan. Kaya mahirap magtiwala. Sinasabi ko na lang. Dahil yung kapwa na yan, mga terorista yan, sino namumuno sa kanila? Di yung Goldman Sachs. Sino pinakamalaking kwan na yung Goldman Sachs? Hindi ba mga Marcos? Kaya nga sabi na yun na, Unstoppable General, yung gago na yan. Akala niya, hindi siya malalantad sa akin. Hindi pwedeng hindi siya malantad. Kaya nga sabi niya, huwag mo naman kami ulihin. Huwag mo na ninyo ulihin dahil ako, kwan, lahi ako ng Rothschild. Ano ba ang Rothschild? Hindi ba yan ang nagpahirap sa mundo? Kaya yung Goldman Sachs, yung Federal J.P. Morgan na yan, at saka yung Stanley kwan na yan, Morgan, sila nagpapahirap sa mundo. Ngayon, nadagdagan pa itong si China sa pamamagitan ng Central Bank of China. Pinauutang nila. Pagkatapos ang mga trabaho nila, palpak. Napapansin ngayon. Ngayon, ayaw nilang ayusin yun. Gusto nila magbayad. Sinong ka nang namuhunan ng China? Di ang Vanguard. Sa Belt Road Initiative, ang namuhunan niyan Vanguard. Ngayon sa Metro Pacific ng kuwanan Japan, ang namuhunan diyan ay Goldman Sachs. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Kaya yan Toyota, yan Mitsubishi, Mitsui, karamihan diyan. Maski na yung kuwan na yan, yung Hino. Yan ang kuwan ng Goldman Sachs. Ang laking pinuhunan nila dyan sa pamamagitan ng Metro Pacific. Ngayon, gusto nilang wala ng pera Amerika. Paano pa nila makukuan yung matutulungan ng kwan?
Oh, ang mga maliliit na bansa na sinasabi niya, pero ang totoo niyan, iniipit lang nila upang maging alipin nila. Yang IMF na yan, isa sa mga kwan niyan, kaya blinak ko yan. Oh, pati gobyerno natin, blinak ko dahil ninanakaw nila ang mga pundo. Kaya nga walang may palabas ang World Bank na pera. Yung sinasabi nilang i-restructure nila, hanggang bunganga na lang yan, maski na China, wala na may palabas na pera. Ngayon, naaasal ngayon sila doon sa akwan natin, Divine Wealth for Humanity, pero hindi ang pag-aari ng gobyerno. Kaya walang pakialam si Marcos dito, maski na sino man kundi ng mga politiko, walang pakialam yan. Yan na lang ang pinag-iisipan ko kung anong gagawin ko. Ayaw kong makikialam ang gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ng Amerika, gobyerno ng China sa mga kayamanan dito. May pera tayo. Kaya tayo mumumuhunan. Puta, Marcos na ito. Kaya nagdadala para ng maraming tao para sabihin niya may pera talaga, may pera siya talaga. Puta, kung yung kwan, hindi mo yung kwan mo na lang, yung tax mo na lang eh. Yung income tax mo, hindi mo bayaran, 4,000 lang. O gagawa ka pa ng kabalbalan, magkano magagastos mo? O hindi ba, Vic Rodriguez, ikaw ang gumawa ng paraan na pumeke ka ng kwan, ng resibo doon sa rekto. O pati pangalan kayang burahin eh. O napaghahalata kayo. Pagnanakaw, kung wari yan, Rodriguez na yan, away-away kayo, hindi totoo yan. Kung wari, isang posisyon, isang daang milyon, hindi totoo yan. Lahat yan gawa-gawa nyo. Kung wari ko, sisirain mo yung Peking bumbong para ikaw ang umupo, unstoppable general. Oh, lumalabas na ngayon. Kaya nga, ito mga media ito, walang mga inutil din. O bakit, Darius, hindi mo ngayon kalkalin yan? Kayong mga investigative, hindi nyo kalkalin yan. Tatakot kayo? Mga duwag naman kayo eh. Kaya ako'y natatawan na lang sa inyo. Eh yan, may mga ilalahad pa ako. Pero pinag-aaralan ko pa lang eh. Dahil ayaw ko yung wala sa katotohanan. O di, paano yan? Wala nang pupunta ng Middle East. O pinauwi na sa probinsya, di ba ala kayo? Yan sinasabi ko, mag-uuwi ang lahat yan dito. Ngayon, eh kung hindi pamasahian ng employer nila, ano magagawa nyo dahil naghihirap ng Middle East? May magagawa ka? Putang ina mo, bumbong ka? Ikaw, unstoppable general? May magagawa ka? Wala kang magagawa. Kaya kailangan may labas na yung kwan para din mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig, magsibalikan na dito. Walang magagawa. Yan putang ina mga Marcos na yan. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Gagastusan ng Amerika, gagastusan ng kwan. Eh gusto nga nila patayin ang mamamayan dito eh. Ngayon, parang si Munalesa yan. Mga OFW dyan. Anong sabi ni Munalesa? Day leader, unguider. Kaputang yan, mga gago na ito. O sige, tama na. Dahil kukunin na naman nila yan, puputulin na naman nila.